Lumikhabon ang kasaysayan ng isang estudyanteng Aeta nang siya maging kauna-unahan sa kanilang tribo na nagtapos sa Universidad ng Pilipinas. Siya po ay si Norman King, graduate ng Bachelor of Arts, major in Behavioral Sciences sa UP Manila. At guest natin siya ngayon. Good morning! Good morning po. At congratulations sa iyo, Norman. Ayan. Maraming salamat po. Congratulations. Kamusta? Anong reaksyon ng pamilya? Masaya po, lalo na yung mama ko nung sa graduation. Actually, nung bumiyahe kami, hindi kami kumain ng maaga. Okay. But then again, nung, during the graduation ceremony, hindi siya nakaramdam ng gutom. Puro excitement yung naramdaman niya. Isa pa doon, nung kasama ko rin yung lolo at lolo ko during that time sa college grad. Masaya sila. Ilan pa kayong magkakapatid? Pito po. At anong, paano kayo tinaguyod ng mga magulang mo? Sa pagsasaka po sa bundok. Oh, talaga naman. Ano, nung nasa UP ka, paano yung buhay mo doon? Nakaranas ka ba ng parang meron ba diskriminasyon? Nahirapan ka bang mag-asya? Sa UP po wala. Walang naging diskriminasyon. Kumbaga, mas ano pa sila may kakaibang, parang may ibang tao. Parang mas ano pa sila na something na proud pa, na-appreciate nila yung presence ko doon. At saka na-welcome ka talaga ng... Opo, welcome na welcome po ako. Ba't yan ang napili mong kurso, Norman? Actually, hindi ko po siya pinili. Oh, talaga? Oh. Nagkataon lang na nung time na po yun, nag-transfer po kasi ako. So, napunta ako sa course na yun. Nung first 2 years, nagtatanong ako, bakit? Ano ba itong kursong to? Mm-hmm. But at the end of the day, coming third year, nung may mga nagsimula na yung fieldworks, kasi community-based po yung aming course. So, doon ko na-realize na malaki yung halaga nito sa community. Kasi lagi ko pong iniisip, ano ba yung pwedeng gawin nito para sa aking mga kapupubo. Contribution. So, yun nga, since it's, more on research, more on parang yung academic style na ano. So sabi ko, magagamit ko to by siguro writing a book, especially within the culture po ng mga Aeta. Yeah. Kasi within the history, parang I've seen na walang written records ng mga Aeta. So it's one of the, siguro main strength ng course na to is upon research and writing a book. Tama ka, parang pag sinabi Aeta, ay, unad sa Pilipinas, dun sa may area ng Sambales, Pampanga, parang yes, ganun lang, ano? Opo. So, ano plano mo ngayon after, ito, graduate ka na, mag-work ka na ba? Ano pa meron? O sabi namin kanina, magme-medicine ka ba? Okay, babalik ka ba sa community mo? Well, actually, as of the moment, babalik po muna ako sa community kasi I have to assist and at the same time, tulungan din yung mga leaders namin. Kasi may mga issues din naman kami na kinakaharap from time to time and gusto ko munang i-update yung sarili ko kung ano ba yung progress ng mga yun. Especially, we have the issue of yung claim namin sa ancestral domain po namin, hindi pa namin nakukuha. So, it's quite a few years now, gumraduate na ako, wala pa rin. So, siguro isa po yun sa mga bagay na pagpo-focusan ko para na sa ganun makamit na rin po namin yung titulo namin sa ancestral domain po namin. Napaka-ano, di ba, nakaka-inspire yung... Pero may graduate ba o ikaw lang talaga ang kauna-unahan? Sa UP po, ako lang, ako pa lang yung kauna-unahan. Pero aside from that, marami na rin po akong mga pinsan, mga relatives na nakapagtapos din po ng kolehiyo. Mga teachers, government workers na rin po sila. Ay, yung mga kapatid mo, paano? Papapasok ka ba? Panganay ka ba? Opo, panganay po ako sa pito. Apat na lalaki, tatlong babae. Unfortunately, yung sumunod po sa akin na tatlong lalaki is may mga asawa na. May pamangkin na rin ho ako doon sa sumunod sa akin. Tapos, yung tatlong babae... Nag-aaral pa po yung dalawang bunso. So, inspirasyon kanila ngayon? Opo, lalo ng bunso. Sige, payo mo sa mga kapwa Aeta na... Yung mangarap at pwede, no? Pwede na sila makapasok sa UP, oh. Masasabi ko lang po sa mga kapwa ko Aeta, nasa kultura natin yung medyo maaga mag-asawa, pero muna natin unahin yung bagay na yun kasi darating at darating din yan. Unahin natin yung edukasyon kasi malaking bagay yon na ito yung magdadala sa atin dun sa lugar na mas... kumbaga, yung opportunity mas marami. Bukod sa lahat, kung nahihirapan na talaga kayo, lagi kayong tumawag sa Panginoon kasi nung ako'y nag-aaral sa kolehiyo, alam ko na yung sarili ko bilang estudyante ay limitado. So yung mga bagay na hindi ko na kaya, pinagpapasadyos ko na. Pagkatapos nun, didiskartehan ko na pagkatapos. Tama. So ang Panginoon naman gagawa siya ng paraan para matulungan ka. Pero kailangan mo rin naman tulungan yung sarili mo. So ito yung graduate ka? Sino, yes po, yan po is... Ano tawag sa ano nyo? Bahag po. Bahag yan. Sa lingway po namin, lubay. Pero nakakatuwa naman si Norman. Sa auditorium? Ano ba? Malamig po sa auditorium, actually. Ayan nga, nagtataka ako sa'yo. During the ano lang yan, ang pagtanggap ng diploma. Ito po is sa college grad
college recognition. Dalawa po kasi, college tsaka UNIV. Ah, okay. Congratulations. Oh. Ganda, siyempre talaga kung kahit paano pinapakita ni Norman na walang imposible. Wala pong imposible. Legal pa ka na? Sabi mo, unahin na edukasyon eh, natapos ka na. Oh, wala, pero siyempre. May crush ka sa UP. May college love life din kahit paano. Sige, mensahe mo sa kanya. Anong pangalan? Babe. Tapos na ako. So, ready ka na. And then, actually, wala na. Well, it ended way back 2014. But, masasabi ko lang is thank you at isa ka sa mga naging inspiration ko sa college life ko. And I'm looking forward na sana mag-cross pa yung landas natin. Yeah. Just in case. Forever. Yeah, balay mo, love is sweeter the second time around. Ay, ngayon, napanood ka rito sa unang hirit. Diba? Abangan mo na yung cellphone mo. Ay, maraming salamat sa'yo at congratulations uli. Maraming salamat po. Norman King, mga kapuso. Kauna-unang item nagtapos sa UP at salamat sa inspiration mo. Thank you, maraming salamat.